So, binigyan kayo ng allowance nyo pa agad-agad. Tapos, 300 talaga. Oh, tapos, nung pagka 15 din, by weekly, sweldo agad, 1-3. Wala, nag-aaral pa kami. Nag-aaral kayo, sumasahod din kayo. 1-3 yun. Eh, napakaganda. Malinis talaga na. Ano, nag-aaral pa kayo ng class 1? Kasi sinildoan na kami ng $21 per hour noon. Oo, para mag-aaral lang. Once again, it's Lakay Tracker here. May mga kasama tayo dito. Dumalaw sa akin. Nandito si Kabayang Rickson. Tapos John si John Ryan. Dito tayo sa truck stop, no? Bagong driver din sila. I mean, galing sila ng direct path agency rin. Ngayon, nagda-drive sila. Binigyan pa sila kamo ng, ano, ng service ng company nila na mayroon pang palibre sasakyan pa. Bahay. May libre pa bahay pa. Oh. Utilities, walang bayad. Utilities, walang bayad dun sa ano. Pero hindi pa sila PR ha. Work permit pa lang sila, lamia pa lang sila. Ngayon, nung dumating kayo dito, so ang status ng pagdating nyo dito, paano ba yon? Yung ano, paglapag nyo rito? Paglapag, ako, paglapag. Airport. Sinundo ako, yan, driver din ng Warren. Oo. Tapos, binigyan agad, dalawa kami ni Christian, Aban. Oo. Oo. Yung pang-umpisa, binigyan kami ng 300. So, kararating nyo lang dito sa Canada, abot agad ng July 300? Yun, July. Para sa ano? So, July yun. Oh. July 13. July 13? June, last year. July din kami dumating dito nun eh, yung 2013 din. Eh, ay, 2023 ako. Last year. So, binigyan kayo ng allowance nyo pa agad-agad. Tapos, 300 talaga. Oh, tapos, nung pagka 15 din, by weekly, sweldo agad, 1-3. Wala, nag-aaral pa kami. Nag-aaral kayo, sumasahod din kayo. 1-3 yun. Eh, napakaganda. Wow! Lapit ka nito, warma. Lapit ka sa ganyan, para sa ganun. O yan, mabuta. 1-3, linis yun. Malinis talaga na. Ano, nag-aaral pa kayo ng class 1? Kasi sinildoan na kami ng $21 per hour noon. Oo. Para mag-aaral lang din ko muna ng class 1 nyo. Laptop, ay, kompleto. So, ibig sabihin pala, kasi hindi ako dumaan sa inyo guys, no, nakatulad ninyo na Lamia na truck driver, kasi ako work permit ako sa Pitsat lang dati. So gusto ko lang malaman sa inyo, yo, so pag nandito ka, nakinuha ka ng company, kapag hindi ka pa wala ka pang class 1, nagtatrabaho ka talaga sa kanila, may binabayaran din talaga kayo. Sa amin study lang, sa hindi yung trabaho lang. Pero na kami parang yung trabaho study o, para sa class 5 sa license. Oo. Pero may bayad. May sweldo na. May sweldo na kayo agad. Libre ba? Libre lahat. May sweldo na talaga kayo lahat. Libre lahat. Libre internet, libre utilities. Tubig, lahat. Mayroon pang higaan, kutson. Yan, babayaran nyo ba yung kutson? Wala. Wala bayad kutson? Walang bayad kutson. Akala ko, walang bayad kutson. Wala. Kaya maganda pala. Kasi gusto ko talagang magtanong. So, Warren nyo nasa... Ano, Warren Company. Naroon lang namin sa Warren lang, sa transport. Warren Transport. Warren Transport. Yun. Saan dito sa New Brunswick. New Brunswick. Yun pala yun. Siya galing siyang Pilipinas. Ako galing akong Saudi. So, direct path from Philippines ka. Ako, galing Pilipinas, libre ticket ko. Manila, Canada. Tapos, sinundo kami dyan sa airport. Oo. Tapos, dinala kami siya. Yan yung service namin. Ako sa Saudi ako galing. Sa Saudi ko rin galing. Kaya pala, so ibig sabihin pala, nung dumating kayo dito, sinundo kayo, mayroon talagang bahay na pinagdala sa inyo. Kahit ngayon, yun din ang bahay namin. Hanggang ngayon, nandito kayo. Naka-license na kami. Oo. Wala kami binabayaran yun. Yung Pransa certificate, until hindi ka ma-PR, doon ka sa bahay kung gusto mo. Okay. Tapos, so pagdating nyo doon, mayroon talagang sahod, yun. Ang point doon. Talagang hindi naman talaga kayo totally gutom. Wala. Mayroon talaga kayong sahod. Sobra ang pagkain eh. Sobra pa pagkain, no? Yeah! Kasi may mga nagko-content kasi na nahihirapan sila dito dahil lamang sa mga ganung bagay na pagdating dito baka walang sinasahod. Tapos license namin, sagot lahat ng company. Oh, yun na maganda. Sagot, pagkuha nyo ng license dyan, sagot lahat. Tapos nag-actual, nag...
takes nag ano kami dito nag practice drive. Yan service namin. Oh. Yung kotse na yan, ano niya. Issue yan sa amin. Ayun, maganda. Sabi, at least kahit pa paano paglapag nyo rito, binigyan pa kayo $300. Oh, hindi ka mula. Hindi ka nga pa ba? Grocery. Hindi ka mga pa. Oh. Oh, hindi kayo nga pa talaga. Hindi. Tapos sila nagsisikaso sa license, medical, sa insurance namin dito. Oo. Amo pa namin nag-drive sa amin. Wow. Galing naman. Galing ang galing. Sa Warren lang yun ha, yung experience namin sa Warren. Sa experience nyo sa Warren. Sa Warren Transport. Oh, yung dati nilang opisina na dalawang palapa, ginawan lang apartment. Para sa mga driver. Oo, para sa mga dumarating. Tapos sa baba, ginawang laundry. Yung laundry. Marami kayo doon? 13 ata tayo na. Pinoy na. Pinoy? 13. Oh. 13 na kami. Sa Warren. Sabi ko na nga ba, sabi ko at least kaya, kala ko kasi baka mamaya pagdating nyo rito, walang-wala talaga. Wala. Ako nga, pagdating ko that Saudi, kasi nasa ibang kumpanya ba naman, kasi nanonood tayo ng YouTube. Oo, oh, YouTube oo, oh, mga para malaman ng buhay-buhay. Oh. Pagdating ko dito, nasunan ako nga ako, napasalamat nga ako eh. Sa, na napunta ko sa ano ng kumpanya ba. Oo, oh, sa Canada rin, oo. Oh. Oh, at least kaya pa paano yun yung point doon, yung pagdating nyo dito na inasikaso talaga kayo. Kung wala man kayong pera, yung binigyan pa kayo ng pera pang allowance nyo. Ano yung babayaran nyo ba? Wala, hindi. Wala. Libre na yun. Talagang anong ako, talaga. Matagal ako nakasisa sa kutsi kasi dito lang ako nakadrive ng kutsi. Limang exam ako. Kutsi? Oo, oh, lima. Bakit sa naman? Track, isang bisis lang sa kutsi. Totoo yun, parehas tayo. Kahit ako nung nagkumuha ang class 5, naka-anim yata ako sa track, isang bisis lang din. Pagliko ako, parang trailer eh. Siya take 5 pero walang ano sa walang sinisingil ng company, libre natin hanggang sa naka-class 1. Yun, at least yun ang gusto ko lang i-content dito, at least kahit paano hindi ka talaga gutom pagdating mo sa kanila. Tapos nag-aaral ka, binabayaran ka. Sinisildo. Andun ka lang sa apartment. Study ka, araw, yung career aid sabi ko sa'yo. Career aid, oo. Oh. Binigyan kami nun. Yun lang ang trabaho namin. Oo, oh, yun so, lang. Hindi ka pa makapasa, tangin na. Kapasa walang trabaho. Walang problema kahit hindi ka pala makapasa ng class 1. Parang na-challenge ka. No. Silda. May sildo pala yun. Nag-aaral ka, nagsisildo. 1-3 yun, bi-weekly. 1-3 bi-weekly. Canada yun, malinis yun. Oh, malinis na yun. 1-6 siya, tapos kunan ng tax, maging 1-3. Oo, basta neat. So 1-6. Tapos bawasan ng tax, magiging 1-3 ang may bubusa mo. Kasi yung computation, gano'n na. O sa kontrata kasi. 60,000 yata yun, peso. Sa aming kontrata namin, 21.95 per hour. Mm. Yun ang sinisildo sa amin, nag-aaral pa kami. Nag-aaral times pa. Times 8 yun, kasi 8 hours yun. Lunes hanggang Biyernes lang. Lunes hanggang Biyernes lang yung study mo. Yun. Ang galing naman. Ang gata pa doon, pwede ka mag, pag wala mga, Biyernes na gabi, pwede ka na mag-happy-happy, mag-inom, ganun ba? Oh, pwede doon. Open sila talaga. Ah, walang problema sa doon yung mga taga-IPT sila Francis, doon yan palagi, dati. Sila Francis, oo. Si Bupil din, doon yan. Ay, Bupil, siya tao. Ayan lang siya. Andyan lang yung si Bupil, nakasakabil at talagang lang siya. Eh, mahirap ng ano yun, kasi alas 4 siya gumising ng madaling araw, sabi niya sa akin, ayoko nang disturbahin. Basta sa experience namin, direct part Warren, walang gutom doon. Oo. Talagang inasikaso kayo talaga ng company nyo. Oh, yun ang maganda. Kinuhaan kami ticket July 7. Alis kami July 13. So, Warren yun. Ayan guys ha. Schedule sa mga sa drive test. Sila lahat. Schedule drive test lahat. Sila lahat nagkasikaso. Tapos, email lang sa'yo na may in-email ako. Tingnan mo. Schedule mo yun. Okay. So, sila nagkasikaso pati pagbuha nyo ng ano. Yung employer namin yun. Employer na. Ini-email sa inyo yung mga schedule. Magte-text lang si Ma'am Erickson. Can you send check your email. Kung walang driver na available, yung boss namin mag-deliver. Pag-hatid. Diba? Pupunta kami insurance. Walang driver available kasi nasa biyahe lahat. Yung boss namin ang drive sa amin pupunta din. Tapos pagsabi, Ma'am, I'm failed. It's okay, next time. Kasi alam naman niya maraming napipilt talaga. So, yun na guys ha, ang malinaw lang dito, nung pumunta, ito base sa experience nila, nag-aaral pa lang sila, sinasahuran na. Tapos, na-organize din yung pagkuha ng kanilang mga lisensya kasi may coordinator yung ma'am nila ini-email yung mga schedule yun ang maganda tapos email na career aids asikasuhin mo yan so hanggang sumusweldo ka asikasuhin mo yung career aids kalayan mo yan
sasahod, nag-aaral ka, sumasahod ka lang ng, sumasahod ka pa ng 1,300 Canadian dollar. Kung anima buwan ako nag, ano, nag, bago naka, kuha na lisensya. Apat na buwan. Oo. Kung sinasawaran ka. Apat na buwan lang, nag-aaral lang yun. Nag-aaral lang. Galing naman. Utang ko na, bayaran. Bayaran mo pa yung utang mo, nag-aaral ka. Galing, sumasahod ka, ang galing. Yung guys lang yung gusto kong malinaw sa kanila dito. Thank you sa paglilinaw sa inyong dalawa, no? Thank you talaga. Ayan. I-shoutout nyo na yung asawa nyo. Shoutout asawa ko. Wala ang asawa. Pabinata pa pala to. Ayan guys, puputulin ko yung video natin dito. Thank you sa paglilinaw itong mga dalawa. Kasi baka may mga nagtatanong kasi sa mga YouTube natin na ano bang dadatnan natin diyan sa ano sa Canada pagdating. Yun nga, nalinaw nag-aaral pagdating nila dito, nasikaso sila ng kanilang amo, inorganize sila, may coordinator, mayroong tirahan na na pinagdalhan sa kanila. Higit sa lahat, paglapag nila dito, binigyan pa sila ng pocket money na $300 cash, and then nag-start sila ng kanilang schooling dito, sumasahod sila ng $1,600 minus tax na $300. So, pocket money nila, automatic $1,300. Inabot pa sila ng mga ilang buwan bago nakakuha ng ano, tuloy-tuloy pa rin. Basta at least, sumasahod talaga sila. Yun. Kasama nga namin ganyan sa Pilipinas, business class ang kinuha sa aeroplano. Ay, ano, lilupit ka na. Kasama nga naman rin. Para sa inyo lang, business class pa. Yung isang kasama namin. Yung unang alis. Galing naman. Shout out kay Pens. Binigay sa kanya na business class, sila mang isa nakaupo sa aeroplano. Isa. Business kasi class? Kasi gusto na nung waray, papuntahin na talaga siya. So binook agad, business class. Papunta dito. Lupit, ano? Sinundo sa airport. Yun. Galing. Lakay Pinoy Tracker.